Good morning, magandang umaga, Maya Babak. Tayo po ngayon ay patuloy na nasa diwa ng ating sama-samang pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang mensahe ng salita ng Diyos na iatid ng iyong lingkod. Bago po lahat, tayo muna po ay dumulog sa panalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Maraming pong salamat sa iyong pagsama sa amin. Salamat po Diyos at misang kapan naming maka-fellowship kasama ng aming mga kapatiran at mga mahal sa buhay. Panginoon Diyos, bigyan niyo po kami ng karunungan at katalinuan na sa ganoon ay maintindihan namin may sa buhay at may bahagi ang iyong banal at makapangyarihang salita. Amin pong tinatanggihan, winawaksi ang anumang gawa ng kaaway upang kami ay gambalain, alisin sa aming focus at higit sa lahat, Panginoon Diyos, ay guluin ang aming isip. Nawa, O Diyos, ang iyong pag-aari, ang iyong pangunguna, ang siyang manaig sa umaga nito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. We claim the victory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ang pamagat po ng ating paksa ngayong umaga ay mga kamangha-manghang natuklasan. Ito po yung mula sa aklat ng mga ngaral. Mas mabuting makarinig ng saway ng matalino kaysa isang mangmang ang pupuri sa iyo. Ito po ay mula sa mga ngaral, Kapitulo 7, Talatang 5. Sa NIV version po, it is better to heed the rebuke of a wise person than to listen to the song of fools. Kaya po sa ating buhay ay makinig po tayo kapag po tayo tinutuwid o sinasaway. Dahil yung po mga yun ay matatalino kaysa naman po ay panayang puri sa atin, panayang pambabola sa atin, panayang pagsasalita ng magaganda sa atin, ngunit sa kabila nun ay hindi naman pala. So, yun po ay tinuturing na isang mangmang ang pumupuri sa atin kaysa naman sa isang matalino ay mas mabuti pa yun na tayo ay sinasaway o itinutuwid. Sabi nga po sa wikang English, it is better to heed the rebuke of a wise person. Sinabi pa rin po ng kawikaan o Proverbs, it is better to rebuke because a secret love rebuke. Sa mga ngaral, Kapitulo 7, Talatang 28, ito ang sinasabi sa magandang balita Biblia. Pagkatapos na matamang ngunit bigong pagsisiyasat, natuklasan kong sa 1,000 lalaki, isa lamang ang matalino, at sa 1,000 babae, walang matalino, kahit isa. In NIV version, while I was still searching, but not finding, I found one upright man among 1,000. But not one upright woman among them all. Ito pa po ang natuklasan natin mula sa mga aral o salita ng Diyos na ang 1,000 lalaki, isa lamang ang matalino. At sa 1,000 babae, walang matalino
kahit isa. So, sa wikang Ingles po, I found one upright man among a thousand, but not one upright woman among them all. Hindi naman po ibig sabihin na nakalalamang ang mga lalaki sa babae. Ang ibig lamang po sabihin niyan ay sa pagsisiyasat ni Haring Solomon, ito ang kanyang natuklasan. Sa Mangaral Kapitulo 8, talatang 1, sino ang ipapantay sa taong matalino na nakakasaliksik sa lahat ng bagay? Ang karunungan ay nagpapasaya sa mukha ng tao, pati ang matigas na anyo ng mukha ay nawawala. In English, Ecclesiastes chapter 8, verse 1, who is like the wise? Who knows the explanation of things? A person's wisdom brightens their face and changes its hard appearance. Kaya nga ang karunungan ay hindi basta-basta dunong ng tao, kung hindi ay yung pagkatakot sa ating Diyos. Ang takot ay hindi yung natatakot dahil parang may nakitang nakakatakot, kung hindi natatakot dahil may paggalang, may pagsamba, at may pagpapasakop. In Proverbs says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya, ang karunungan ang siyang nagpapasigla o nagpapasaya sa mukha ng isang tao. Kumbaga, hindi mo na kailangan pa si Belo para yung matigas mong mukha ay mabanat. Kasi ang karunungan ay nakapagsisigla, nakapagpapasigla ng mukha ng tao. So, when a person's have fear in God, he brightens his or her face and changes his outer appearance. Sa panghuli, ito yung sinabi ni Haring Solomon sa kanyang natuklasan, sa kanyang nadiskubre, sa kanyang napagtanto. Sa lahat ng ito, ang sabi sa mga Mangaral, Kapitulo 12, talatang 13 hanggang 14, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man, mabuti o masama, ay pagsusulit natin sa Diyos. Kaya nga po, gaano mang karunong ang tao sa mundong ito, kung wala siyang banal na pagkatakot sa Diyos, mababaliwala lahat ang kanyang ginawa at ang kanyang tinatangkil. Dahil darating ang araw na siya ay haharap sa Diyos, ipagsusulit ang lahat ng kanyang ginawa, mabuti man o masama. Kaya habang may pagkakataon pa, atin pong suriin ang ating sarili. Habang may pagkakataon pa, pagkulikuran po natin ang ating Diyos na buhay upang sa ganun makita natin ang
kanyang kalooban, makita natin ang kanyang layunin na gustong ipagawa sa atin. Kaya nga po, ang nadiskubre at natuklasan ni Haring Solomon na naranasan ng lahat ng bagay, sinabi niyang pawang lahat ay walang kabuluan. All is meaningless, sabi nga po sa wikang Ingles. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang kanyang sabi, matakot, patuloy tayo magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Banal na pagpapasakop, paggalang at pagmamahal, yun po ang pagkatakot sa Diyos. Sundin natin siya, mahalin natin siya, at makikita natin ng blessings ng Diyos ay ating mararanasan. Opo, mahirap, may mga challenges, ngunit iba ang anak ng Diyos. Iba ang nagmamahal sa Diyos. Iba ang sumusunod sa Diyos. Ang kamay ng Diyos ay nasa Kanya. Ang gabay ng Diyos ay nasa Kanya. Kaya, hinahamon kita kapatid. Pag-isipan mong mabuti ang mga sinabi ng mga ngaral. Iilan lamang mga talata ang ating kinuha at pinag-aralan. Ngunit sa 12 kapitulo ng mga ngaral, marami tayong mabubulot. Marami tayong madidiscover at masasaksiyan. Ito yung kamanghamanghang natuklasan ni Haring Solomon at kamanghamanghang natuklasan natin dahil nabasa natin at sa realidad ito yung nangyayari. Mawawalang kabuluan ng lahat ng bagay, ngunit ito ang nasabi ni Haring Solomon. Matakot tayo sa Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos sapagkat ito yung buo katungkulan natin bilang tao, bilang kanyang anak, bilang kanyang lingkod, at bilang namumuno sa kanyang iglesia. So lahat ng ating gagawin, tandaan po natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ito ay pagsusulit natin sa Diyos. Paghandaan po natin ang ating buhay dito sa lupa. Hindi nating hawak ang ating buhay, ang Diyos lamang may hawak. Life is too short. So, leave it to God. Amen. Tayo po, isamahan po ninyo kung tayo manalangin sa Diyos. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa mga nadiskubre na mga kamanghamanghamong ginawa, o Diyos. Nadiskubre na patungkol sa buhay ng isang tao, sa buhay namin, totoo po. At in reality, sa realidad, ay pwedeng subukin ng lahat ng bagay, pwedeng maranasan ng lahat ng bagay. Pero masasabi at nasabi ni Haring Solomon, pawang walang mga kabuluhan. Ngunit, ang hindi niya mapapasabali ay ang matakot sa Diyos. Sundin ang kanyang mga utos dahil ito yung ating katungkulan bilang kanyang mga naging anak. Lord God, help us to realize, to have faith, to believe in your words so that our life here on earth will not be in vain. Hindi mawalang kabuluhan ang aming buhay dito sa mundong ito dahil minahal ka namin. Bagamat ikaw ang unang magmahal sa amin dahil sumunod kami sa iyong utos, sa iyong mga utos at kalooban.
Marami pong maraming salamat, O Diyos, sa isa na namang pagkakataon upang ayusin namin ang aming buhay, upang lumakad kami na ayon sa iyong kalooban. Panginoon Diyos, kung sino man po ang nakikinig at nanonood ng mensaheng ito, aking dalangin, O Diyos, kung siya ay nagkukulang sa iyo, tulungan mo po siya upang magkaroon ng pangalawang pagkakataon o isa pang pagkakataon para ituwid niya, itama niya ang mali at kasalanan kanyang nagawa. Patawarin mo po siya, O Diyos, na po ay mapagtanto niya na siya nagkamali at nagkasala. Ganon din po aking dalangin sa mga lumalakad ng tuwid sa iyo, O Diyos, naway ito ay magpatuloy at matapos nila, na may pagmamahal sa iyo at sa tao, na may pagtatapat, may nakakakita man o wala. Marami pong maraming salamat, O Diyos. Palagi din niyo kaming pinapakinggan sa aming mga dalangin, lalo't ito'y kalooban mo. Sa iyo pong kapurian, kapasalamatan, sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen at Amen.